Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ang dami nagko-comment sa akin ito. Actually, matagal na to eh. Bago pa mag-Halloween, fino-forward na sa akin itong video na to. Yung gabi ng lagim, yung na-content ko na ito before. So, pagkakaalam ko ha, na-content ko na ito before, yung binata caught on cam na lumulutang habang sinasapian. Alam ko na content ko na ito eh. Kaya lang hindi ko na mahalukay, i-re-upload ko sana. Pero sige, ito naman this time na ipalabas ito sa ano, sa KMJS. I don't know if same kami nung unang reaction ko. Kasi ang unang reaction ko dito, kaya namang gawin ng ano yun eh, ng tao yun eh. Walang kababalaghan doon sa nangyari. So play natin to. Ito yung may sinapian. Alam ko, hinahabol yata siya nito. Tagas nating napapanood sa mga pelikula na ang mga sinasapian kung minsan nagle-levitate o lumulutang. Patunay raw ito kung gaano kalakas ang puwersang sumasapi sa kanila. Akala ng iba, sa horror movies lang ito mapapanood. Hanggang kamakailan lang, nangyari raw ito sa isang binata di umano sa Coronado del City sa South Cotabato sa Mindanao. At malinaw di umano itong nakuhanan ng kamera. Kayo na po ang bahalang humusga. Sa trabaho ko bilang security guard, binibantayan namin ang mga kawatan. Hindi ko inaakala maka-encounter ko ng ganong pangyayari. Is this your next? So ito yung video. Paglipan ko? Ayoko sila masunod! Bigla na lang siya pong... Ano eh, no? Kakaratihin ni Kuya yung masamang espiritu. At biglang natumba. Nakapanindig balahibo talaga. Nung nakita namin na lumulutang na talaga. Alina, sila masumata! What? Feeling ko hindi siya ano eh, hindi siya lumulutang eh. Pero may illusion siya na lumulutang talaga. Tingnan mo ha. Kasi ano eh, hawak-hawak naman siya eh. Pagka tinigasan mo yung katawan mo, nangyayari naman yan. Meron nga ako nakita ganyang bata eh, pag naglulupasa yung bata, yung hindi nabili ang gusto. Ganyan din eh. For me, hindi siya, ano, hindi siya lumutang. Kasi may, ano eh, may contact siya doon sa, ano eh, hawak-hawak siya nung mga pumipigil sa kanya eh. Demonyo talaga ang nagsapi. Hindi naman yung bato eh, sir. Really, it's been to something. Amen. Pater Noster, who is in Celis, Sancti Petretor Nomen Tuum, at Vinyat Regnum Tuum, Vian Colombas Tuum, Vinyat in Celis, Panem Nostrum Bacchidianum, Vian Nobis Odio, et Dimiti Nobis Dimita Nostrum, Sicut in Nos Dimitimus Dimita Regnus Nostris, et Menos Indutas 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 Padres, September 4, 2023, ang petsang hindi raw makakalimutan ng mga gwardiya sa bahaging ito ng Coronado del City sa South Cotabato. Buong akala nila, isa lamang itong ordinaryong gabi ng pagbabantay. Hanggang may dumating na humahangos na binata. Sir, tulungan niyo, sir. Bakit? Sabi ng binata sa akin, niya, Mamang Guard, pwede ba akong humingi ng tulong? May tao po akong nakikita, pero hindi mo nakikita. Pero po'y paliwanag, sir. Baka din yung pag... Katakot yun, ha? Baka di kayo maniwala, eh. Uy! Bigla na lang siya po nangisay at natumba. Ang kakatwang inkwentrong yun ng dalawang security guard sa binata na videohan ng isang napadaang residente. Ito ang makapanindig balahibong kanyang nakunan.
Bule ka ni Sir Ben? Nahawakan niya eh. Gati ko na eh. Isang sila sa'yo. Paglukan ko. Paglukan ko. Ayaw ko sila wasa ba ito? Kasi nung tinanyahan, nung binitiwan na ni Manong Guard, bumagsak na yung paa eh. Diba? So ibig sabihin, wala na yung contact na pwede niyang gamitin para ma-lift yung katawan niya. Pinaka-believe ako dito yung kakaratihin niya yung ano eh, yung demonyo eh, no? Oh. Ah! Shaolin? Shaolin, ano, exorcist? Nakapanindig balahibo talaga nung nakita namin na lumulutang. Yes, Jun. Eh, may contact. Mga tupit. Yes, Jun. Pulang-pula talaga, ma'am. Yung mata niya, hindi ako tumitingin. Isang sila sa'yo? Paglukan ko. Di siya lumutang, pinatigas niya lang yung katawan niya. Munyo talaga ang nagsapi. Mga Latin words ang sinasabi niya, tapos tumatawa siya. Isang sila sa'yo? Paglukan ko. Nagdasal ako. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumabas ka sa katawan ng bata. Kahit demonyo ka. Hindi ako natatakot sa'yo, lalabanan kita. Ayoko sila masumado! Kakaratihin. Silya, nakapurma ko, ma'am. Gumanon ako, ma'am. Sa isip ko, baka atakihin ako, maprotektahan ko yung sarili ko. May usok na lumabas sa kanyang bunganga. Paglukan ko. Sabi ko sa kasama ko, kumuha ka doon ng asin at saka bawang. Mayroon akong langis na may basbas ng holy water. Gino, Buligi, tulungan mo po ang... May ano, usok na lumabas ba? Or dahil sa pixelation ng ano? May sa pixelation ng... Paglukan ko? I-slow motion natin ha. Meron ba? Or sa pixelation ng camera? Anyway, kung meron man, impressive, di ba? Baka nga naman demonic na pagsabi. Sabi ko sa kasama ko, kumuha ka doon ng asin at saka bawang. Mayroon akong langis na may basbas ng holy water. Gino, Buligi, tulungan mo po ang... Kasi yung, ano, yung lumalabas sa bibig na yon. Wala yun doon sa unang account niya. Kasi nareakan ko na to before. Wala siya doon sa unang account nung post na may lumabas. Siguro, nung in-examine na nila yung, ano, yung video, naghanap na sila due to confirmation bias. Naghanap na sila na pwedeng iba pang kababalaghan doon sa nangyari. Diba? Pero feeling ko... 50-50 ako doon sa usok na labas o baka sa pixelation lang ng camera. Mapaalis ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Palayo na. Sino? Tama na na. Pangamuyo, anay. Palapit sa Diyos. After noon, unti-unti nang bumabalik sa normal yung kanyang katawan. So sabi ng binata, gusto ko na lang na magpahatid sa bahay. Hinanap ng aming team ang binatang parang lumulutang sa video. Hanggat maaari, ayaw sana raw niyang pag-usapan na ang nangyari. Paglukan ko. Pero kinalaunan, nagpa-unlock din siya ng interview. Feeling ko may ano to, may something to. May psychological... Kondisyong poprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Mateo. Pumunta ako sa comm shop kasi gusto ko sana mag-review for our quiz kasi nga wala akong phone. Kumain ako ng balot. Pwede kasing ano yun eh,
chronic case ng paranoia. Ito minsan kasi ang hirap, no? Pagka nung araw kasi, panahon pa ng una, wala pang pagsusuri tungkol sa mga mental conditions. Kaya kung talagang hindi natin alam yung tungkol sa schizophrenia, sa paranoia, lahat yan puro kababalaghan para sa atin. Malakas ang kutob ko na ano to, may something to sa psychological niya. Sorry pa, skeptic po ako. Inulit ko po, ano, kung gusto niyo maniwala dito, wala naman pong problema. Naniwala po kayo kung feeling niyo kapanipaniwala. It's your freedom. Lagyan lang na reenactment eh, no? Hindi ko inasahan na magpapakita yung tatlong lalaki na nakaitim. Malalaki sila, matatangkad, at mahaba yung buhok. Mapupula yung mga mata nila, nakatayo sila at nakatitig talaga sila sa akin. Enactment talaga yun. Sir, tulungan niyo ako, sir. Bakit? May umaabol po sa akin. Asan? Humingi ng tulong sa dalawang gwardiya po. 3 minutes or 2 minutes siguro. Nag-blackout na yung aking feeling. Wala na talaga akong maalala noong that time. Itinanggin ni Mateo na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot o nasa impluensya ng alak ng bakuna ng viral. O pwede rin yun, ano? Pwede rin na... Sa pagkakataong ito, may ipinagtapat na si Mateo. Isang sikreto na matagal na raw nilang pinakatatago-tago. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. 13 anyos lang daw si Mateo nung nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na hindi raw niya maipaliwanag. Ano bang iniisip mo at tulala ka? Bakit malungkot ka? Miss mo na ba si nanay? Voices in your head. Schizophrenia yan, men, ah. Reunion namin noon, bigla na lamang lumutang si mama sa harapan. Natakot talaga ako kasi nga bata pa lang ako is namatay na siya. Then bakit siya nandito? Hindi na naging normal yung buhay ko as a teenager noon that time. Mateo? Ayos ka lang ba? Talaga mag-brown out eh, no? Napupuno ka ng grasya! Ang Panginoong Diyos isama sa iyo. Bukod kang pinagpalang sa bahay lahat at pinagpalang naman ang iyong anak. Bakit ganun ano, ang mga Katoliko, tanong ko lang po to. Bakit minsan mechanical pa rin yung dinadasal natin pagka ganyan? Yung
let's say, hindi, di ba, when you say prayers, kung ano yung gusto mong message sa Diyos yun eh. May sinasapian na sa harap mo, sasabihin mo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi ba pwedeng, Panginoon ko, palayasin nyo siya? Yung direct to the point na nadasal. Sa ngalan ni Jesus Christ, palayain, umalis po kayo, devil. Pero yung mapupuno ka na, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Bibigyan ka ng kakanin sa araw-araw, napoposes na ng demonyo. Santa Maria, ina ng Diyos! Mateo! 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 Ayos ah! Spider-Man ah! Mateo! Sobra naman to reenactment na to. Forward na natin ha. Kaming makasalanan. Mateo! Walo na kaming nagtulong-tulong dahil talagang malakas. Naninipa na kaya bawat isa sa amin nagbabantay rin na para hindi ka masaktan. Tapos nakaganyan po. Yung paa niya po is nakaganito po kasi... Bakit ganun ano? Sa kwento, laging cool ang nangyayari. Hindi nakaka-capture ng video. Kadalasan yan, tanong ko yan madalas eh. Pagka halimbawa may mga ganyang nangyayari, laging kwento lang. Yung mga, mayroon pang pastor akong napanood eh, na naranasan niya daw yung may in-exorcise siya, yung umikot daw ang ulo. Pero modern days na yun, palagi na lang pagkwento, cool yung nangyayari. Kamangha-mangha ang nangyayari pagkwento, pero wala namang nakuhang videong ganun. No? Ano yun? Talaga nagkakataon yun? Palaging ganun na nangyayari eh. Pagkakwento eh, pero pag video na hindi naman na ganun ka-cool. Natawag dun. Parang maputol na. Parang mapuputol na yung ano yung hininga niya. Forward natin na doon tayo sa mismong investigation. Si Mateo. Yung mother niya po is parang sinasaniban po ni Our Lady of Lourdes po. Ganun pala eh. May history pala yung... Ano to? May something to. Pero bakit nga ba madalas saniban si Mateo? Yung mother niya po is parang sinasaniban po ni Our Lady of Lourdes po. May history pala sila eh. Tumataas ngayon yung probability na ito ay mental illness. Naalala niyo yung content natin regarding sa salamin? Parang ganyan din eh. Hereditary kasi yan men eh. Dadamit ng puti at saka yung may blue na tali. Parang may mission siya nga ng manggamot. Ito yung lana na ginagamit ko. Ito rin po yung isa sa mga gamit ni mama po. Meron silang... Nandito na ako ngayon sa sitwasyon. Hindi dahil kababalaghan, marami na akong pinagdaanan. At kung yung mission ni mama na hindi niya natapos at pinasa sa akin, so ipagpatuloy ko na lang talaga yun. Mahirap. Bakit nga ba ako yung pinipili nila para lamang saktan yung sarili ko? Wala, Diyos ko. Nakakatakot. Lalo na yung mahina yung presensya mo sa Panginoon. Magpunto, mami nga, nahaglokpunt ko nga, pwede ka kulba. Kung titignan nyo yung video, merong paglutang na nangyari. So sa law of physics, hindi talaga kayang yung umangat ng tao na maging stationary siya na nandun sa airborne. Maraming factors. Una, kaya niyang iangat talaga yung sarili niya by just contracting his muscles. Yun, isa sa mga sinasabi ko, yung i-contract or tigasan mo yung katawan mo,
'Di ba? Hindi naman na-lose yung contact nitong dalawang security guard, eh. Hawak-hawak siya eh. 'Di ba? Kahit nga dito sa wire kayang gawin 'yan, men eh. Basta magkahawak mo yung kabilang dulo tapos igaganyan mo. 'Di ba? Nagkaroon ng arc. Ano 'yun? Explainable 'yun. Gulat na gulat talaga ako kasi nga lumutang talaga ako. Ibang lakas yung sumanib talaga sa akin. Paano mo nalaman lumutang ka nun, eh, ano, sinasaniban ka? Ano sabi mo? Kasi nga lumutang talaga ako. Ibang... Contracting his muscles. Gulat na gulat talaga ako kasi nga lumutang talaga ako. Ibang lakas yung... Alam mo yung... eh, di ba? Or nakita mo lang yung video kaya mo nasabi na... Sumanib talaga sa akin. Hindi ako gymnast or something na makakabenda nga naman. Kahit hindi ka naman gymnast, kayang gawin yan. Diba? Basta magaan lang yung katawan nyo. Kaya nga katulad ng sinabi ko, diba? Maraming ganyan sa Toy Kingdom pag hindi nabibili yung gusto ng bata. Tapos pinipigilan ng magulang, diba? Nangyayari yung pag-contract na ganyan. Ang video ni Mateo, nung di umano, sinapian siya. Napanood ng mga paring exorcist ng Charismatic Episcopal Church ng Hingoog City sa Misamis Oriental. Yung paglulutang ko lang, that is phenomenal, eh. That is extraordinary, that is beyond human ano, eh, capacity to do it. Kahit ilang tao na nakahawak sa kanya, eh, sobrang lakas pa din, eh. Hindi mapigilan. Jeez. Dalawa lang naman yung... Spirit of Incubus! Kaso ito, mga genuine to na ano, ine-exorcise nila. Unholy ties in the name of Jesus! Ito yung kit namin, number one. Tool is the crucifix. We use the crucifix with Saint Benedict medal. Saint Benedict is the patron saint of exorcists. Holy water. This one is... Ah, kaya pala madalas na dasalin yung... Exorcism bell. Next naman is yung holy and exorcise oil. Para matulungan si Mateo, ang dalawang pare, bumiyahe papuntang South Cotabato. Hindi naman ako kinakabahan. The only thing that would defeat the devil or the enemy is our obedience and our charity. Makalipas ang mahigit 10 oras, narating na nila ang kinaroroonan ni Mateo. Isa sa mga reason bakit ang tao maging demon-possessed is what we call the exposure of the occult practices. O kaya, they have this what we call generational curses. Kung ang nanay mo ay manggagamot, then yung mga spirits kasi na nandoon sa kanila, mapapasa yan sa next generation. Karaniwan yan, ang pinaka-immediate ni Ana is ang ilang mga anak. Yes, Father, kasi nga, kay mama ko pa lang, Father, may history na talaga siya sa panggagamot. Pero si Mateo, nagdadalawang isip kung sakali raw kasing sumailalim siya sa... Mukha na cold reading na ng pare, ah. Tinatawag na deliverance, maaring mawala rin. Pero ano, no? Ibang point of view naman ito. Religious point of view naman yan. Diba, magkaiba yung medical, diba, sa ano, tingnan natin kung anong... Kapangyarihan sa kanyang ina na makapanggamot. Willing naman po, pero siguro, Father, may purpose kasi po bakit ako nagkakaganito, Father. Huwag mong tanggapin na ganyan na yung buhay mo. Willing ka ba na tulungan ka namin na mawawala si Satanas at saka influence ng Diablo sa buhay mo? Yes, Father. May God uproot and cast out from these objects all power of the evil. Sa puntong yon, sinimulan na ang exorcism. Sa cleansing prayer pa lang, nagre-react na siya. May sinasabi siya na hindi natin maintindihan. Yung mga iyaan, unfilled, ang alalay. Around me. Sa kalagitnaan ng tinatawag nilang deliverance, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Wala, eh, may hawak min eh. Mateo, muli di umanong nag-levitate o lumutang. The demon present here. Tinitigasan niya lang yung ano niya kasi meron ditong may hawak eh. Hindi ako convinced. Ngayon, kung naniniwala kayo, di okay lang. Abangan mamaya, binata mula sa corona. Forward natin. Di umanong na tunggal. Sino-forward ko lang ha, kasi mag-ano naman eh. Ang daw isuko ang katawang lupa na kanyang bihag. Yes, sir!
Ito na na! Di ka sininomin to! Anda na na na! I command you, in the holy name of Jesus, go back to your seat. Kayo, baka maano yung ulo niya. Santo Alena! Let your mighty hand cast him out of your servant so he may no longer hold captive. Pero nakakatakot, ano? This person whom it pleased you to make in your image and redeem through your Son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, now and forever. Amen. I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions now attacking this servant of God, in nomine Jesu Christi, tell me your name. Ipsi crocem Domini, fugati partes adversae. Ipsi crocem Domini, fugati partes adversae. In the holy name of Jesus, I command you to... Bakit Latin ang ginagamit nila? May significance ba yun sa demonyo? Answer. Do you know that the worms that cannot be dead await you and for me? And you will be tormented there forever. No, it is Padre Espiritu Santo, amen. And you will be burned forever. For the Lord Jesus Christ will cast you into hell. Sa kalagitnaan ng exorcism, sa hilakbot ng lahat, si Mateo parang muling lumulutang. Nation, in your sight, I beseech you to create around me and the sanctuary of your mercy. May ginagamit siyang boost dito sa dalawang may hawak ng paa niya. And the sanctuary of your mercy, power raid in any way, the demon present here, rendering them deaf, dumb, and blind. In the holy name of Jesus Christ, I command you to tell me your name. Maya-maya lang. Kindly open your mouth para makasuka ka. Tungla ha, tungla. Blessed oil yan ha. Sige, tungla. Father. Tapos itulunukin, mulunukin mo. Lahat ng mga bagay na ginagamit mo sa pagpanambal. Kan panambal? Surrender yan. Tapos, you live a life, you know, na you partake the sacraments, the church. We are so amazed sa mga nangyari kasi talaga natin yung power ng Panginoon over the devil. Sana may ano, may interview silang psychologist or psychiatrist. Isang treatment para sa bata, no, ay hindi lang yung pag-exercise, kundi yung emotional detox para wala nang pagkakapitan yung mga negative spirits. Expected naman na yun, nakapag-agitated yung tao. Siyempre, bibilis yung heart rate, bibilis yung paghinga. Safety is yung number one priority, no? May nasabi siyang Latin in response doon sa pare. Uy, di Patris, Spiritu Sancto, amen ha! Pinaulit-ulit niya in mockery of the priest. Yung mga ginagamit niya sa panggagamot ng nanay niya na binibigay sa kanya, sunugin talaga yan. Hindi, kasi naglalatin din yung ano eh, yung mga pare. Hindi ba doon niya rin nakopya yon? Di ba kanina naglalatin yung si Father? Yung Latin na minensyon niya, baka mamaya kinopya niya lang doon sa narinig niya. Para hindi na siya magagamit. Kumukontra pa rin eh, no? Spirit. I-exercise natin yung entire bahay at saka yung entire compound nila to cleanse yung mga attached spirit. Huwag na tayong mag-attempt na gumamit ng mga ganitong pamamaraan. Tsaka lalo na sa mga nakapag-start na namang gamot, na they think na galing sa Diyos yung kakayahan nila namang gamot. Parang ano, kulang naman yung Leo. Opinion ng ano ng mga expert. Mga kapuso, kung nagusto, kulang yung opinion ng expert, no. I think parang binigyan lang ng brief na ano, siguro ganito yung naisip ko. Gusto lang nilang proteksyonan yung credibility ng dalawang pare. Pero I think merong deeper explanation pa yan eh, scientifically eh. Ang clue doon yung nanay niya, 'di ba? Nasasaniban daw ng ano ng Our Lady of Lourdes.
Yun pa lang min ano na yun eh. For me pag okay lang sana kung ang sumanib sa iyo ano eh devil eh. Pero yung sasanib ang Our Lady of Lourdes. Unang-una hindi naman deity si Maria eh. Hindi naman Diyos si Maria, 'di ba? Or hindi naman siya ano. Pero bahala kayo, no? Sa akin 50-50, meron siyang ano eh, meron siyang ano sign ng psychological disorder. Pero kung totoo man 'yon, 'di ba? Wala naman ako magagawa. Pero kung tatanong niyo totoo ba talaga na may sinasapian? Oo, biblical 'yan eh. Ito rin yung kalimitan sinasabi sa akin nung iba. Katulad nung ni-review ko yung anting-anting ano. Meron naman daw sa Biblia, ba't di ka maniniwala? Sa akin naman, hindi porkit nakasulat sa Bible ay pag may nangyaring ganun na ay yun na rin yun. Diba? Let's say halimbawa, meron naman talagang demonyo sa Bible. Eh paano kung sadyang may sakit lang talaga sa pag-iisip yung tao? Totoo na ba agad yun dahil nakasulat sa Bible kung ano yung diniklara niya? Hindi naman siguro tama yun. Or let's say, ang analogy ko ganito, totoo naman talaga nag-i-exist ang, ano, ang dinosaur. Diba? Nakasulat sa history books na may dinosaur naman talaga. Pero pag may sinabi ako na meron akong alagang dinosaur na nandyan sa garahe namin, maniniwala ba agad kayo doon? Pero totoo naman talaga nagkaroon ng dinosaur, diba? Siyempre may mga factor ka rin i-consider katulad nung sa agimat, sinabi totoong may agimat ano, totoong may agimat. Pero naniniwala ka ba na totoong agimat 'yung napapanood nating tinitesting? 'Di ba? Sana naiintindihan niyo ako no, hindi porket may basihan tayo sa ganung bagay ay totoo na. O, totoo namang may ninja sa Japan ano? Nag-exist naniniwala ba kayo pag sinabi ko na ako ay ninja ngayon? Anyway, mga kababayan ko, sana naiintindihan nyo ako, no? Pero dito, feeling ko ano eh, feeling ko may psychological disorder lang talaga eh. Kasi napapansin ko, ang unti nung opinion ng mga expert na nilalagay nila, I don't know, maybe pinoprotektahan nilang credibility nung dalawang parang exorcist. Diba? Kasi dapat, mahaba pa ang sasabihin ng mga expert dun eh. Kaya lang, papira-piraso na lang eh. Parang feeling ko kinontrol lang nila yung narrative ng istorya. Anyway, mga kababayan ko, nasa sa inyo pa rin yan, ano? Diba? Hindi ko rin naman kayo masisi kung talagang naniwala kayo na pagsapi dyan. Kahit ako din naman natakot din naman ako doon sa nangyari. Ang sa akin lang, magkaroon lang tayo ng konting critical thinking kahit konti. Pero kung pumasa naman sa inyo yan, wala naman ako magagawa. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.